Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Pinagpalang hapon po, Sister Amalia. Pinagpalang hapon po, Sister Tertia. Amen. Okay po. Kumusta na po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Oh, Sister Amalia. At ngayon po ay tatawagin po natin kung mayroon tayong mga baguhan dyan. Dali natin sa harapan po. Darating, Sister Tertia. Sister Amalia. Amen po. Okay po, tuloy po tayo, no? Dahil, ay, ipaalam ko lang, may naghahanap ng helper. I-announce ko lang. Naghahanap ng helper, finished contract, 2 kids. Girls, contact 65245949. Kung sino pong naghahanap ng employer po, may naghahanap. Okay po, tuloy po tayo dahil yung oras natin ay gipit po tayo. Wala po tayong sharing po dahil yung simbahan natin gagamitin mga 3 o'clock. Tapos na po tayo dito sa simbahan po. Tuloy Amen. Na tayo sa ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Tumayo na po tayo at ang pangunahing manalangin ay walang iba si Sister Rose Balboa. At sa ating pagpupuri din kay ang El Shaddai Gospel Music Ministry. To be led by Sister Thelma. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na buhay na siyang lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanpaman. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng katauhan sa lahat ng daigdig, O Lord God. Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, dinadakila at pinapasalamatan. Panginoon, maraming salamat sa banal na misa na dinaraos kanina, O Lord God. Maraming salamat sa aming pari, Father Jerry, O Lord God. Maraming salamat din sa banal na Eucharistia ang aming natanggap, Panginoon. Tunay na pakabuti mo at napakadakila, O Diyos. Patuloy ka naming pinupuri at sinasamba, O Lord God, at tinataas namin sa mga oras pong ito ang aming gagawin, O Lord God. Pangunahan mo po ang worship team, Panginoon, dahil inaamin namin na wala po kaming magawa sa ganang sa amin, O Lord God. Pagpalain mo at samahan ang lahat ng choir, ang mga manunugtog, mananayaw, Panginoon. Daluyan mo ng banal na kapangyarihan ang aming inihandang awitin, O Lord God. At dalangin namin na bubuksan mo po ang durungawan ng kalangitan at ibuhos sa bawat isa sa amin ang iyong masaganang pagpapala. At gayon din, Panginoon, tinataas namin, O Lord God, ang iyong sinugo dito sa bansang Hong Kong, Brother Rod Banyaris, O Lord God. Patuloy mo po siyang samahan, gamitin sa ikaluwalhati ng iyong dakilang pangalan, O Lord God. Dalangin namin ang magandang kalusugan sa kanya, Panginoon, gayon din sa kanyang mga mahal sa buhay. Lord God, maraming salamat sa iyong lingkod pong itong pinadala po dito, O Lord God. Tunay, napakabuti mo at napakadakila. Kung saan mo po siya dadalhin, Panginoon, patuloy mo po siyang samahan at gamitin, O Lord God. At inaangkin namin ang katagumpayan ng siyang maganap sa araw pong ito. Dalangin namin, O Lord God, ang lahat ng mga atinder, baguhan man o datihan, Panginoon, ay pagpalain mo, O Lord God. At katagpuin mo ang lahat ng aming mga prayer requests, O Lord God. At inaangkin namin, O Lord God, na undawin na po ang lahat ng katugunan pong ito. Sa iyo ang lahat na kapurihan, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Malakas na palakpak sa ating Diyos. Amen. Lahat ng may buhay dapat magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Tayo po ngayon ay dudulog sa ating Diyos na buhay. Atin pong imbitahin ang banal na Espiritu na siyang mangunguna sa ating panambahan. At aminin sa
sa ating mga sarili na kung wala ang banal na Espiritu, wala po tayong magagawa. Ang kinin natin, ang panyayahan ng kanyang banal na Espiritu na siyang mangunguna sa atin. Let's invite the mighty presence of God. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Welcome to our hearts, to this place. Diyos na buhay. Amen. Dahil wala pa man daw ang mga bundok, ang ating Diyos ay naroon na. Awit 90 verse 2. Kaya tayo naman ngayon ay magpurit in that sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Wala pang mga bundok. Yes, O God, ang iyong salita ay matibay na sandigan ng iyong mga nilikha.
Patuloy namin iyak na kayong kadakilaan mo aming Diyos. Here we go, church. Kailanman hindi ho nawawala at hindi nagbabago. Patuloy ng kanyang kamay ay nariyan upang tayo'y kanyang abutin sa anumang klaseng pagsubok, ating pangangailangan. Ang ating Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya patuloy natin isigaw ang kanyang kadakilaan. O Yes, O God, thank you for dying for us. Thank you for your love. Thank you for your endless love to every one of us. Kaya naman po, Panginoon, aming tagapagligtas, patuloy ka namin papupurihan at patuloy na dakilahin ang iyong pangalan. Hallelujah.
Yes, oh God. We love you, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Come on, church. Open your hearts to the Lord.
Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan, dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Patuloy kaming dumudulog at lumalapit sa iyo at hinihiling namin, Ama, na ang gawain na ito ay lagi mong pagpalain at samahan. Pagpalain mo rin po, dakilang Ama, ang aking makapatid na naririto ngayon. Abutin sila ng iyong mapagpalang kamay, daluyan sila ng iyong kapangyarihan. Bigyan lagi silang kalakasan at katatagan. Tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na makalaya sa mga problema sa buhay. At dalangin ko, Ama, na sa araw na ito ay patuloy kayong mangusap sa lahat ng naririto ngayon. Dalangin ko, dakilang Ama, ang lahat na may sakit at may karamdaman ay iyo pong paghimalaan ng kagalingan. At kung sila man ay mayroong kahilingan, dalangin ko, Ama, na ito ay ibigay sa bawat isa. At umaasa kami na muli kang gagawa ng himala sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Kaya sa iyong makamay, sila po ay aking inilalagay. At aming pong dalangin, pagpalain niyo po ang iyong mga salita, ang mabuting balita na aming pag-aaralan, pagninilayan. Sundan ito ng himala upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At inaangkin na namin, Ama, ng gawain na ito, kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat, dakilang Diyos, at sa iyo namin muli ibinibigay lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon.
Natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. At ngayong araw na ito, basahin po natin ang gospel po na ating pagninilayan. Ito po ay kukunin ko sa Matthew chapter 28, verse 19 hanggang 20. Sabi po ng Bible, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, palakpakan natin at purihin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. At dalangin ko sa ating Diyos na kayong lahat ay kanyang pagpalain sa araw na ito. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa loob ng 6 na buwan tayo nagkasama-sama. At salamat din sa Panginoon. Alam niyo po, na-extend po ako ng 2 oras. Kasi ang flight ko dapat 10:00 na bago po 12:00. Kaya extended ako ng 2 hours. Kaya salamat sa extension na binigay ni Lord sa akin ng 2 oras. So, this is my last day in your group, Saturday group. So, lais ko kayong pasalamatan dahil mula sa simula hanggang ngayon, andiyan kayo. Amen. Kaya ang dalangin ko sa Panginoon na kayo ay patuloy niyang pagpalain, samahan, bigyan ng kalakasan at katatagan. Amen. Na kahit anong mangyari, huwag kayong lalayo kay Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord. Tayo ay makakaupo at tayo ay makinig ng mabuti.
At ang aking ibabahagi sa inyo sa oras na ito is about we are called for evangelize the people. So tayo ay tinatawag na mag-ibanghelyo sa mga tao. Tinatawag tayo ng Panginoon pag sabi mag-ibanghelyo, magbigay ng mabuting balita. Sabihin nyo magbigay ng mabuting balita. So yan ang ating last message ngayong Sabado. Tayong lahat ay tinatawag para magbigay ng mabuting balita sa mga tao. Hindi masamang balita, kundi mabuting balita. Sabi mo sa iyong katabi, tinatawag ka ng Diyos para magbahagi ng mabuting balita sa mga tao. Anong sagot ng katabi? Amen. Kasi yun ang hanap-hanap ng Lord, na ang ating ibahagi ay mabuting balita, hindi masamang balita. Amen ba? Kaya kung babalikan natin ang ating pagbasa, sabi ng Biblia, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Pagdating sa verse 20, sabi po ng Biblia, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. So ito yung komandang Lord ni Jesus, sabi doon ay turuan ninyo silang sumunod. Kaya sabi mo siyang katabi, sabi mo, turuan mo silang sumunod sa iniuutos ng Panginoon. So yun ang ating mission. Kanina, nabigyan din ni Father yung about mission. Ito ay nataon naman, sabi nga kanina habang kayo nakaupo, iniuugma talaga ng Diyos ang message. Kasi kanina pumunta ako rito, wala akong dala na ibabahagi sa inyo. Nakalimutan ko din. Akala ko pauwi na ako, doon pala pumunta ako rito. Kaya habang ko'y naroon sa dulo, sa huli, doon ako nag-aaral at nanginilay kanina. Sabi ko, Lord, what is your message? At dito ako dinala ng Panginoon. At tamang-tama naman, habang ko'y nakikinig kay Father, eh nag-ugma yung aming inihanda. Kaya sabi ko, thank you, Lord, kasi talagang napapanahon siguro na talagang ito ay ating pagnilayan. Kasi totoo lang, ito yung nais ipagawa ng Panginoon sa atin. Sabi nga dito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Yun ang nais ni Lord, turuan ang bawat isang sumunod kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin. At yan ang dalangin ko kay Lord dito sa Hong Kong, na lahat ng tinawag ng Diyos ay sumunod sa utos ng Diyos. Amen ba? Hindi sa gusto ng tao, kasi kapag gusto ng tao, papalpak tayo. Naniniwala ba kayo? Kapag kagustuhan ng tao ang ating ginagawa, hindi tayo magtatagumpay. Pero pag gusto ng Diyos ang ating ginawa, maniwala kayo, kahit may mga mahihirap na bagay, pagtatagumpayin ka ni Yahweh El Shaddai. Kaya ang tanong, sinong gusto magtagumpay? Huwag kayong matakot sumunod sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kasi pag ang Diyos ang ating sinunod, kahit sa bibig ng leon, ililigtas ka at iingatan ka ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Sabi nga ng Acts chapter 1 verse 8, sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudiya, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito yung nais ni Lord na tayong lahat at tinawag niya ay maging saksi. Hindi saksi ni Hoba, ha? Saksi ni El Shaddai. Maging saksi, maging witness tayo. Pag sinabi maging witness, yung bang makita yung talagang pagkilos at paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Yun ang witness. Kasi paano tayo maging witness kung hindi nakikita at hindi po nabubuhay ang Diyos sa ating mga sa buhay po natin. Kaya sabi po dito, pagbaba, sabi dito, tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Ito'y sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa buong Hudiya at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sipin niyo po, noon pa ay iniutos na ng Panginoon na kayo ay magiging saksi, magiging witness
sabi ng Panginoon sa kanya mga first followers, hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya ang ating mission po bilang mga tagapagbahagi ng kabutihan, ng mabuting balita, ay hindi lang hanggang dito, kundi ang ating misyon ay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ising ba kayo? O, palakpakan natin ang Panginoon. Malakas ang palakpak. O, sabi dito, sabi ng Bible, ay ganito. Mark chapter 16 verse 15. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Kaya sabi natin kanina sa pamagat ng ating pinag-aaralan, tayo ay tinatawag na mag-ebanghelyo sa mga tao. Tinatawag tayo ng Panginoon para magbigay ng mabuting balita sa mga tao. Kaya ulitin niyo po sa katabi niyo, tinawag tayo ng Diyos para magbigay ng mabuting balita sa mga tao. O, kaya pagka mayroon kayong naririnig na masamang balita, i-rebuke ninyo. Huwag niyong tanggapin ang mga masamang balita. Ang tanggapin niyo ay mabuting balita. Amen ba? Kasi pag mabuting balita, tiyak ang buhay ng taong yan ay magiging mabuti. Bakit? Kung anong tinatanggap natin, yun din ang mangyayari sa buhay natin. Kapag masamang balita ang ating tinanggap, magiging masama din ang ating buhay. Pero pagka ang ating tinanggap ay mabuting balita, tiyak magiging mabuti ang ating buhay. Sinong gustong maging mabuti ang kanyang buhay? Ang hiyaw nyo, parang ano, parang... Yan, yan ang hiyaw, pang-anibersaryo. Amen po ba? Oh, isang hiyaw pa nga. Yan. Kaya ulitin mo sa katabi mo, mula ngayon, ang ibabalita mo ay mabuti, hindi masama. Amen po ba? Sasabi ng aklat ng Isaiah, chapter 49, verse 6, sinabi sa akin ni Yahweh, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Kaya tingnan niyo po kung gaano ang pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos sa buong daigdig sa lahat ng tao. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, hindi lang kita, sabi dito, mayroon pa akong mas mahalagang ipagagawa sa iyo. Hindi lang yung mapanumbalik ang mga Israelita sa Diyos, kundi sabi dito ay para gawing liwanag itong mga tinawag ng Diyos, gawing liwanag sa buong daigdig o gawing liwanag para ang buong daigdig ay maligtas. Kaya napakahalaga po, alam niyo po ang mission, napakahalaga po nito. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pag-share natin ng mabuting balita ay ang mga taong ating pinabahaginan ay dinadala po natin sa kaligtasan. Yun ang nais po ng Panginoon. Kaya dapat mabuting balita ang sinishare, hindi masamang balita. Kasi pag masamang balita at kapag ang taong yan ay lumayo sa Panginoon, pananagutan natin yan sa Diyos. Pero pag ang taong masama ay binahaginan natin ng mabuting balita at nanumbalik yan sa Diyos, tiyak, ikaw na pinanggalingan ng pagpapanumbalik sa taong masama ay tiyak pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Kaya lahat ng gustong pagpalain, mabuting balita ang iyong ibahagi. Amen ba? Huwag kang magbabahagi ng mga salita na ikahihina ng iyong kausap. Balita na ipanglulupaypay ng taong yung tao na pagtatransferan mo ng salita. Huwag natin gagawin yon, kasi pag ginawa natin yon ay malaki ang ating pananagutan sa Diyos. Kasi sabi nga dito, sa aklat ng Isaiah,
sinabi sa akin ni Yahweh, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Ito'y sinabi ng Panginoon sa bayang Israel. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mayroong pang mas mahalagang ipinapagawa ang Diyos sa iyo. O, talungin mong katabi mo, ano yun? Ang sabi dito, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Sipin niyo po, kung gaano yung kadakilaan ng Diyos, gagawin kang liwanag ng Diyos sa lahat ng bansa upang sila ay maligtas. Gawing liwanag, hindi dilim. Gusto niyo maging liwanag? O sinong gusto maging liwanag? Pumalakpak ang ayaw. So, hindi madali ang mag-serve. Hindi madali ang magpagamit kay Lord. Hindi madali yung tumugon sa panawagan ng Lord. At higit sa lahat, hindi madali ang magbahagi ng mabuting balita. Hindi madali ang maging missionary, katulad ni Brother Rod, missionary. Marami tayong madadaanan o mararanasan sa buhay. Kasi pag ikaw ay nagpagamit sa Panginoon, lalo pag ikaw ay nagbahagi ng mabuting balita, maraming challenges po. Maraming hamon. Mabuti pag December, maraming hamon. Pero pag ikaw ay nag-share ng mabuting balita, nagbabahagi ka ng mabuting balita sa iyong kapwa, marami pong challenges po yan. Maraming ano yan, maraming hamon sa buhay yan. Kasi hindi lahat ng iyong pagbabahaginan ay makikinig sa iyo. Tama ba? Hindi lahat ang pag-share-an mo matutuwa sa iyo. Kasi ang tao, makikinig lang yan kapag gusto lang nila. Pag ayaw nila yung pinakikinggan, ayaw nila. Tama ba? Yan ang tao. Mamimili lang yan ng pakikinggan. Halimbawa, kapag ang gusto niya pagpalain ng kanyang buhay, ang pakikinggan niya ay para blessing lang. Pero pag hindi na niya napakinggan ng blessing, ayaw na niya. Kaya hindi madali ang magbahagi ng mabuting balita, ng mabuting salita sa mga tao. Marami pong tayong madadaanan. Andun yung tinatawag na rejection, yung hindi kanila paniniwalaan, hindi kanila tatanggapin. Kaya nga si April Regino ay namatay ng maaga kasi naranasan niyang rejection. Sabi niya, kahit si April Regino ay sinabi niya, di ko kayang tanggapin. Ayan, mga ganun mga pagkakataon, ano? May pa-cross-cross pa yun. Tayo ng mga Katoliko, ibang cross. Ayan. Mga ganun. O, kaya sa rejection kanyang naranasan, nakanta tuloy niya, di ko kayang tanggapin ang malalayo ka sa akin. O, palakpakan natin muna si Lord. Pero, ano bang tinuturo sa atin bilang nagbabahagi ng kabutihan ng Panginoon sa ating kapwa, sa sino pa man? Ang itinuturo ng Panginoon sa atin ay, if you are rejected, accept it. Amen, amen ba? Kapag nire-reject ka, tanggapin mo lang yan. Kasi, pag hindi ka tanggap ng tao, isusure ko sa inyo, tanggap kayo ni El Shaddai. Bakit? Ang tao nakatingin sa panlabas na anyo. Katulad kay Brother Rod. Si Brother Rod kasi hindi magaling si Brother Rod. Walang alam si Brother Rod. Kaya akin lang ay nagbabahagi lang ako based sa gusto ng Lord sa akin. Kung ano ipapagawa ni Lord, gagawin ko. Pag sinabi niya, magbahagi ka dyan, maghisigaw ka dyan, maghisigaw ako. Kaya lang, siyempre, kung si Jesus nga hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan, Panginoon na yon, nireject pa rin, pero tanggap niya. Ganon din ang gusto ng Panginoon sa atin. Nire-reject ka, tanggapin mo. Huwag mong sasabihin na, bakit ganito? Kasi kinakanta lagi nila yan. Bakit nga ba sinasamba ka?
Bakit nga ba? Tapos pagdating sa chorus, bayan ko na hangkang ako ngayon nag-iisa, nais kong magbalik sa iyo, bayan ko. Ayan, nais kong magbalik sa bayan ko. O kaya sabi dito, if you are rejected, accept it. Tanggapin mo. Huwag tayong mag-resist. Kahit na nakakaranas ka ng rejection, tanggapin mo lang. Kasi ako'y naniniwala, hindi ka man tanggap ng tao, sigurado akong tanggap na tanggap ka ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya nga ang Panginoon lang ang ating tunay na kaibigan. Amen ba? Di ba may kinakanta tayo doon? Siya ay si Jesus, kuya ko't kaibigan. O, kinakanta na, dati yan eh, kinakanta nila yan. Kasi wala naman tayo ibang kaibigan kundi ang Diyos lang. Amen. May problema ka, hindi ka nauunawaan, kay Yahweh El Shaddai ka lang lagi tumakbo. Amen. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Amen ba? Kaya hindi ko makakalimutan itong Hong Kong. Ang kinakantangan nila sa akin, hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, habang ayong karo, dahan-dahan na tumata. O, palakpakan natin si Yahweh. Kaya hindi madali ang ikaw ay sumunod kay Lord. Yung tuturoan mo yung mga tao na sundin ang nais ng Panginoon, hindi madali. Maraming rejection, maraming ano, talaga mararanasan ka na ayaw. Kasi ang tao ayaw sa kalooban ng Lord. Ang tao gusto kalooban ng tao. Kaya pag hindi nasunod ang gusto ng tao, magwawala yan eh. Talagang gagawa't gagawa ng dahilan kapag hindi ka gusto ng tao. Pero ang Diyos, kapag gusto ka ng Panginoon, gagawa at gagawa rin ng dahilan ng Panginoon para ilusot ka. Ganun naman ang Diyos. Nagamit ko ang minsan yung example na kapag ang isang biyaya ay para sa'yo, parang ilog yan. Na ang ilog, kahit harangan mo yan, lahanap at hahanap ang tubig na malulusutan. Ganyan din ang tao. Kahit harangan ka ng harangan, kung talagang para sa'yo, ay para sa'yo. Amen ba? Kaya nga sabi ng isang boksingero, para sa'yo, ang laban na to. Gising pa ba kayo dyan? O, sinong gising pa? O, kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kat inaayawan ka, magpatuloy ka lang. Amen ba? At ano pa sabi dito? If you are not, or if you're unloved, let go. Let it go. Let go. Eh, sinabi rin ng Panginoon niya sa kanyang mga alagad eh. Pag ayaw sa'yo, lumipat ka ng ibang lugar. Umalis ka at pumunta ka sa lugar na tanggap ka. Amen ba? Kaya sabi dito, if you're unloved, let go. Kung hindi ka nila mahal, let it go. Kasi bakit mo pipilitin ang sarili sa isang bagay na ayaw sa'yo? Amen ba? Tatandaan natin, napakalawak ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag hindi ka mahal, titikin ko sa'yo, mahal na mahal ka ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? O, in-stop na ako ni Nanay, tayo na tayong lahat. O, ako madaling kausap, sabi ko sa inyo. Madaling akong kausap. Sige, tayo na tayong lahat. O, sige po. Hawakan na po ninyo yung mga daladalahan. Ganyan kapag masunurin si Brother Rod. Yakapin na po ninyo yan at tayo ay dumulog sa Panginoon.
At sa pagdulog natin sa Kanya, ang dalangin ko sa Lord na kayong lahat ay Kanyang pagpalain, samahan, at tanggapin nyo ang biyaya ng ating Yahweh Shaddai. Everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. Ikaw lamang Panginoon. Ikaw lamang ang minamahal. Sa'yo lamang ako magiling ko. Sa'yo lamang ako ay sasamba. Tawag ng Diyos para magbahagi ng mabuting balita sa mga tao. Kaya mula sa araw na ito, iwasan nating magbahagi ng masamang balita. Iwasan nating magbahagi ng mga salitang ikatitisod ng ating kapwa. Hayaan natin na maging instrumento tayo sa mga tao para sila ay mailapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kabutihan sa kanila. Ito ang ating misyon, itong pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya hayaan natin na tayo ay magpagamit sa Kanya. Banal na Diyos, maraming salamat sa iyo sa araw na ito. Salamat din, Panginoon, sa 6 na buwan na sila po, Panginoon, ay naririto at patuloy na nakikinig sa iyong mga aral. Thank you, Father God, sa privilege na makatayo at makapangaral lang iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na silang lahat ngayon ay inabot mo na ng iyong mapagpalang kamay. At naniniwala kami, Ama, sa pamagitan ng iyong mga salita, lahat ang may sakit at may karamdaman ay iyong na pong pinagaling. At naniniwala din kami, Ama, na sa iyong mga salitang aming napakinggan, kami ngayon ay tinugon mo na sa aming kahilingan. Amen. Pinalaya na sa mga problema sa buhay. Kaya, Ama, pagpalain mo lagi
ang kanyang mga buhay sa bansang ito ng Hong Kong. Pagpalain mo lagi, Panginoon, ang kanyang mga pagkatrabaho. Ang kanyang mga pangailangan, pagpalain mo lagi ito, Yahweh. Maging ang aming mga mahal sa buhay ay lagi mo itong pagpalain, dakilang Diyos. Ang lahat ng hawak ng kamay na ito ay basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan upang mga bagay na ito ay magamit namin sa kapanahunan. Upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, Ama, na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Salamat, dakilang Ama, at sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati. Sa pangalan ni Kristo Jesus, everybody say, Amen. Amen! Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, Amen and Amen. Dalangin ko sa Diyos na kayong lahat ngayon ay taglayin ang tagumpay at biyaya ng ating Yahweh El Shaddai. God bless us all. Wala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtulog. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabita, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, di ka matatakot sa kasaman mong araw. Kahit sinubuhal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Kahit magmamasid sa pananood iyong mamamasta, iyong masasama ay makikita mong pinarurusan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susugin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sangdako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tupakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik. Hindi ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi.
ang tapat sa akin at iingatan ko sinumang taong ako'y kikinlan din. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may lahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamay nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupang ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patitawarin sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po muna natin ang pan-